Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Welcome pong lagi sa inyong lahat dito sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan natin ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin na ibinubulong ngayon kay Padre Pio para ilapit sa Panginoong Diyos, no, naway inyong makamtan. Amen. No, bawat isa sa atin, alam ko may mga kanyang ibinubulong, pagkapasalamat, kagalingan sa mga karamdaman, mga special na hiling kay Padre Pio, no, naway baunin yung lahat ang kanyang pagkapala at biyaya. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, no, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Una, mahal talaga ng Diyos tayo. No? Kung sa ating sarili ito ilalagay, ating sabihin na kung paanong iniibig ako ng Ama, no? Tayo mahal ng Diyos. No? Lagi ang ating ilalagay sa ating puso. Tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Tayo'y kanyang iniibig. No? Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang pagmamahal. Huwag kang bibitaw, huwag kang aalis sa pagmamahal na ito sa iyo ng Diyos. Pero ang dami nating tanong sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y mahal mo, bakit ako may sakit? Bakit ang pamilya ko'y dumadaan sa ganitong pagsubok? No? Bakit mga mayroong bigla ang pangyayari na hindi inaasahan? Ito ba'y pagmamahal? No? Yung mga may sakit, lalo higit yung mga may karamdaman, o kaya yung mga taong bumagsak sa isang negosyo, o kaya ay may mga pangyayari talaga na ikinalulungkot ng pamilya, no? Kamatayan, lalo higit. Sabihin natin, Lord, pagmamahal mo ba ito sa akin? Ang lahat ng ito, pag-ibig ng Diyos. No? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos, tayo'y kanyang iligtas. Gusto ng Panginoon na ang tao ay kanyang mailigtas. Ang gusto niya, ang ating kaluluwa ay ligtas. Pag sinabing ligtas, sa kabilang buhay, sa Diyos tayo pupunta. Ang Diyos ay hindi papahayag na sa demonyo ka pupunta. No? Kaya ang Diyos ay minsan ang kanyang pamamaraan sa atin ay masakit, mahirap tanggapin, mahirap maunawaan. Yan ay para tayo'y iligtas. Minsan ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Masakit para sa tao sapagkat hindi natin nauunawaan ang kanyang iniisip at niloloob para sa atin. No? Minsan yan ang kanyang pamaraan ng pagmamahal niya. Ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban to save us, to save you. Ang kaluluwa natin maligtas. Oo, ang hirap ngayon ng iyong pinagdadaanan. Masakit, mahirap, at iba't ibang klase ng karanasan na para magpapabagsak sa iyo na ang tanong mo lagi, bakit Lord? Bakit Lord? Ang sagot sa iyo ng Diyos, mahal kita, kaya ka ganyan. Gusto kitang iligtas. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Remain in me. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Huwag kang bibitaw. Kahapon ang ginamit ay yung tsaka nakaraang linggo, ang puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, ang Diyos ang nag-aalaga, ang Diyos Ama ang nag-aalaga, at tayo ang mga sanga. No? Tayo ang mga sanga. Sabi niya, kapag ang sanga ay naputol,
sa puno, namamatay, natutuyo. Ganun din ang tao. Kapag nawala ka sa source ng buhay, sa source ng lahat ng pinagmumulan ng pagpapala at biyaya, matutuyo ka. Ang sabi ay susunugin ka, no? Kaya lagi ang paalala ni Jesus, manatili kayong nakakabit sa akin sa pamamagitan ng manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, ang pananatili kay Jesus ay pagiging tapat sa Kanya. Yung nananatili tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. At yan ang mabigat sa tao. Yung maging faithful. No? Yung maging tapat. Yan ang mahirap sa natura ng tao. Yung manatiling tapat hanggang sa kahuli-hulihan. Sapagkat ang natura nga natin, lagi ang ating inclination ay to sin. Yung ating concupiscence, ano? Laging ang dikta ng iyong laman, ng iyong katawan, ay ikaw ay bumagsak sa kasalanan, no? Kaya, laging nahingi ng awa at biyaya sa Diyos na manatili kang tapat sa Kanya, na hindi ka bumagsak sa kasalanan, no? At yan ay, kaya merong mga sakripisyo. Kaya tayo nagtitiis, kinokontrol natin ang ating sarili, kaya tayo nagdadasal para tayo manatiling tapat sa Panginoong Diyos. At pag tayo nanatiling tapat sa Kanya, tayo nananatili na nakakabit sa source ng lahat ng kagalingan, sa source ng lahat ng biyaya, sa source ng buhay. Kaya huwag tayong bibitaw. Kaya nga minsan, titingnan mo ang ating pinagdaanan sa looban ng maghapon. Kung iyong ililista ang lahat ng iyong inisip at ginawa, alin ang mas madami? Mabuti o mas masama? O masama? No? Tingnan mo. Sabihin, saan ka nakakapit ngayong maghapong ito? Sa Diyos ba o sa kasamaan? No? Then natin makikita. At kaya mapapansin natin na ang bunga ng pagkapit sa kasamaan ay minsan ay matinding lalong pangangailangan at kalungkutan. Pero ang sabi ng Diyos, pag nanatili kang nakakapit sa akin, nananatili sa aking pagmamahal, ito ang magiging bunga mo, kagalakan, kapayapaan, joy. No? Kaya ang taong masayahin, ano, yan yung nananatili sa pag-ibig ng Diyos. At alam natin ang bunga ng tao, ang bunga ng kasalanan sa tao ay lalong matinding kalungkutan at paghangad sa napakaraming bagay. Kaya ang paalaala sa atin, huwag bibitaw sa pinagmumulan ng lahat ng pagkapala at biyaya ang Diyos na nagmamahal sa atin.